For today's topic, pag-uusapan naman natin ang status ng Philippine agriculture. So, ang Pilipinas ay may total land area na 30 million hectares. Pero, 9.67 million lang dito ang agricultural. At 51% or 4.94 million hectares lang doon ang arable. Pag sinabi nating arable, yun yung mga lands na suitable for growing crops. At 33% or 3.20 million hectares lang sa agricultural land ang irrigable or suitable for irrigation. So itong data na to ay according sa NICDAIS or National Integrated Climate Change Database and Information Exchange System noong 2015 pa. According naman sa FAO or yung Food and Agriculture Organization, ang total cultivated area ng Pilipinas noong 2018 ay 36.47% at ang irrigated dito ay 30%. So ano nga ba ang problema ng Philippine agriculture? Unahin na natin yung competitiveness. Competitiveness is the ability to face competition and to be successful when facing it. Pero yung sa atin, nagde-decline siya. Kasi ang competitiveness ay dumidepende sa operating environment na kasama doon yung technology, resources, infrastructures at iba pa. In terms of technology, sa Pilipinas, maganda naman siya. Madami na rin tayong nade-develop. Pero ang problema is poor yung technology transfer at yung adaptation. Pagdating naman sa infrastructures, kulang tayo dyan. Sa resources naman, nagde-decline na yung mga resources natin. Another problem is nalilimit yung performance natin due to failed policies. Tapos, mataas ang dependency natin pagdating sa mga imported inputs such as yung fertilizer, mga seeds, etc. At yung mga farmers natin or yung pagtatanim sa Pilipinas is mostly monoculture. Papasok din yung middleman mediated marketing kung saan mas kikita pa yung middleman kesa dun sa mga farmers. Kaya ang nangyayari, mas talamak yung kahirapan sa rural areas. So ano yung mga challenges na kinakaharap ng Philippine agriculture? Siyempre, yung growing population. Yung pag-deteriorate ng natural resources. Globalization. At land conversion. Pero siyempre, hindi pwedeng mag-focus lang tayo sa mga problema. Kailangan tinitignan din natin kung ano yung mga opportunities. Unang-una na, sa opportunities, is yung people. Since madami na yung population, hindi na natin problemahin yung workforce at yung labor. Next is yung natural resources. Though declining na yung natural resources natin, ang opportunity natin dito is that napaka-diverse ng ating natural resources. So pwede tayo dun sa diverse cropping system. Tsaka wide range yung soil natin at yung climate natin na suitable for growing different crops. Tapos, meron din tayong mga basic institutions to improve yung current agricultural state natin. Kasi meron tayong mga research centers, universities, colleges, funding agencies, at iba pa. Tapos, meron ding vision or plan yung government para sa agrikultura. Yung technologies din natin, at hand siya, kailangan lang talagang i-improve yung technology transfer, at saka i-enhance yung adaptation. At whole year round, yung growing period. So, ano yung mga strategies na pwedeng gawin? Siyempre, innovations to shift yung production upward green technology, yung governance reforms, kasi ito yung mga magiging binding force para sa facilitating environment, strengthening yung institutions, tsaka broad-based participation.
And lastly, syempre, is yung investment to enhance productivity and efficiency of the supply chains.